Noong unang panahon, isang batang babae na nagngangalang Dorothy na nakatira kasama ng kanyang tiyo at auntie sa Kansas. Napakaliit ng bahay nila. Namuhay silang magkasama sa kanayunan. Gustong-gusto ni Dorothy na tumakbo at maglaro sa bukid kasama ang kanyang aso na si Coco. Isang araw, habang naglalaro siya sa labas, dumilim ang langit, nagsimula ang isang bagyo. Sinimulang isara ng kanyang tiyahin ang mga bintana habang tinatawag si Dorothy. Dorothy, dali sa kanlungan! Magmadali! May paparating na buhawi! Si Dorothy ay tumakbo pa uwi, ngunit bago pa lamang sila makarating sa kanlungan, hinipan ng buhawi ang maliit na kubo mula sa mga pundasyon nito. Mahigpit na hinawakan ni Dorothy si Coco, naghihintay na matapos ang buhawi. Huwag kang matakot, Coco. Malapit na itong matapos. Sa wakas, lumapag ang bahay sa isang lugar na may malakas na kalabog. Lumabas ng bahay sina Dorothy at Coco. Sila ay nasa ibang lugar. Kahit saan ay puno ng kumikislap at makukulay na mga bulaklak. Biglang sumugod ang ilang maliliit na engkanto mula sa mga bulaklak at binati sila. Nasa harapan nilang lahat ang reyna ng diwata. Maligayang pagdating, Dorothy! Ako ang mabuting diwata ng Hilaga. Pumunta ako dito para batiin ka. Hello, reyna ng mga diwata! Ikinagagalak kong makilala ka. Pero bakit mo ako binabati? Sa malaking buhawi na nagdala sa'yo dito, ay hinipan ng Wicked Witch ng kanluran sa malayo. Iniligtas mo ang bansa mula sa isang panganib. Ay talaga, kahit papaano ay nagkaroon ng pakinabang sa aking bahay na sumabog. Tingnan mo, Dorothy. Ito ang sapatos na laging gusto ng Wicked Witch of the West. She must have dropped them when she flew away. Isuot mo na sila ngayon. Kakailanganin mo sila sa hinaharap. Hindi maintindihan kung bakit, hinubad ni Dorothy ang kanyang sapatos at sinuot kaagad ang bagong pares. Mahal kong diwata, paano ako uuwi? Pwede mo ba akong tulungan? Ang Wizard of Oz lamang makakatulong sa'yo, Dorothy. Dapat kang pumunta at makipagkita sa kanya. Dapat kang dumiretso sa kagubatan. Pagdating mo sa lungsod, makikita mo ang palasyo sa harap mo. Ang lahat ng mga diwata ay lumiwanag ng maliwanag at lumipad palayo. Nagsimulang maglakad sina Dorothy at Coco sa landas na binanggit ng mga diwata. Dumating sila sa isang gintong bukid ng trigo. Bigla silang nakarinig ng ingay. Hoy, magandang babae, mangyaring tulungan mo ako. Tumingin si Dorothy sa likod niya. May isang panakot na nakatayo at naghihintay doon. Siya ay nakatali sa isang poste na sinusubukang palayain ang sarili. Nang makita ang nagsasalitang panakot, si Dorothy ay tumakbo palapit sa kanya, nagulat. Mangyaring iligtas ako mula sa post na ito. Gusto kong maging malaya. Kung may utak lang ako, siguro gagawa ako ng paraan para makatakas. Pupunta kami sa Wizard of Oz para hilingin sa kanya na tulungan kaming makauwi. Kung sasamahan mo kami ni Coco, baka pwede kang humingi ng utak sa kanya. Yan ay isang magandang ideya. Siyempre gusto ko, sige, sa akin mula sa post na ito para makapagpatuloy tayo. Agad na iniligtas ni Dorothy ang panakot mula sa poste. Nagsimula silang maglakbay ng magkasama. Sa wakas, nakarating na sila sa kagubatan. Nakasandal sa isang puno sa gilid ng kalsada, nakita nila ang isang lalaking lata. Siya ay abala sa paglangis ng kanyang mga tornilyo at sumisipol. Kumusta? Maliit na batang babae at mga kaibigan, saan ka patungo? Sinabi sa kanya ni Dorothy ang lahat ng nangyari. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Baka bibigyan niya ako ng puso. Bakit hindi? Siyempre pwede kang sumama. Magkasama silang naglakad ng malayo. Dumidilim na, naging itim na itim.
Napansin ni Dorothy ang isang pares ng kumikinang na mga mata sa likod ng isang puno. Hoy! Sino ka? Labas! Mag-ingat ka, Dorothy. Anong ginagawa mo? Paano kung halimaw? Ito ay hindi. Huwag mag-alala. Hoy, ikaw lumabas ka, sabi ko. Biglang may lumabas na leon sa likod ng puno. Nanginginig siya sa takot. Takot na takot siya. Mangyaring huwag mo akong saktan. Ako ay isang napakahusay na leon. Wala man lang akong tiwala sa sarili. Labis na nalungkot si Dorothy nang makitang ganito ang leon. Dinala nila siya para makita ang Wizard of Oz. Sana ay mahanap mo rin doon ang iyong hinahanap, Mr. Lion. Narating nila ang lungsod at nagtanong ng mga direksyon patungo sa palasyo ng Wizard of Oz. Nang makalampas sila sa mga tarangkahan ng lungsod, napagtanto nilang nakarating sila sa isang lugar na hindi kapani-paniwalang maganda. Yung mga ibon na masayang huni ay maririnig sa lahat ng dako. Magkasama silang lumapit sa mga bantay ng palasyo. Pumunta kami para makita ang Wizard of Oz! Nabuksan ang mga pinto at humarap sila sa wizard. Ang Wizard of Oz ay isang magandang matandang lalaki na nakaupo sa isang napakagandang trono sa isang napakagandang damit. Bakit gusto mo akong makita? Ipinaliwanag ni Dorothy ang lahat ng nangyari. Ang matandang wizard ay isang mabait na tao. Labis siyang nalungkot para sa batang babae. Sa totoo lang, kaya kong ibigay lahat ng hiling mo. Gayunpaman, ang Wicked Witch of the West ay may hawak na wand. Ang wand na ito ay mahiwagang at hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Una, dapat mong ibalik ang wand na ito. Dapat ipinadala mo ang iyong mga sundalo. Kilalang kilala niya ang mga sundalo ko. Kaya't pinababalik niya sila nang makita niyang papalapit na sila. Dahil hindi niya tayo kilala, subukan natin ang ating kapalaran at baka magtagumpay tayo. Napakatapang mo, Dorothy. Wala akong ibang magawa kundi ang swertehin ka. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Nang gabing iyon, sa palasyo sila tumutuloy. Kinaumagahan, sabay-sabay na umalis ang apat na magkakaibigan. Habang papalapit sila sa kastilyo, nabigla ang Wicked Witch of the West sa kanyang nakita. Sino sila? Isang panakot, isang lalaking lata, isang hari ng leon, at isang napakagandang babae. Dahil hindi niya alam kung sino sila at kung bakit sila pumupunta sa kanyang kastilyo, ipinadala niya ang apat sa kanyang mga mangkukulam na sundalo upang mahuli sila kaagad. Mga sundalo! Arestado sila! Tingnan natin kung bakit nila ako binibisita. Lumipad pababa ang apat na mangkukulam, hinuli ang apat na magkakaibigan at ikinulong sa piitan. No, anong gagawin nila sa atin? Puputulin at kakainin nila tayo for sure. Mommy! Bakit nila tayo ikinulong dito? Lumapit sa kanila ang Wicked Witch of the West. Ikaw ba si Dorothy? Sasama ka sa akin sa tore. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang gusto mo. Mahigpit ang hawak ng bruha sa kanyang mahiwagang wand. Napansin niya ang sapatos ni Dorothy. Ito ang mga sapatos na gusto niya noon pa man, ngunit aksidenteng na naglag habang tinatangay ng buhawi. Kailangan niyang kunin ang mga sapatos na ito mula kay Dorothy sa isang paraan o iba pa. Gamit ang sapatos, lalakas ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Narating nila ang tuktok ng tore. Sabihin mo sa akin, Dorothy, bakit ka pumunta sa aking kastilyo? Gusto kong bumalik sa aking tahanan. Kaya ako napunta sa iyo. Sabi nila ikaw lang ang makakagawa nito.
Siyempre, kahit na meron akong isang kondisyon, dapat bigyan mo ako ng sapatos. Hindi, kailangan ko sila. Hindi man alam ni Dorothy kung para saan ang sapatos, naalala niya ang sinabi ng diwata, ang Wicked Witch of the West, at napagtanto niyang hindi niya makukuha ang sapatos sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap. Kaya, hindi mo sila ibinibigay sa akin, di ba? Alam ko kung paano kunin ang mga ito. Dahil magical ang sapatos, hindi mahuli ng bruha si Dorothy ni hindi man lang gumamit ng magic. Ang Wicked Witch of the West ay nagsimulang mahilo sa lahat ng pagtakbo. Bigla siyang nawala ng balanse at nahulog mula sa pinakatuktok ng tore. Nang bumagsak siya sa lupa, siya ay naging isang malaking itim na bato. Bago siya mahulog, nalaglag niya ang kanyang mahiwagang wand. Kinuha ni Dorothy ang wand at nagtungo sa piitan para palayain ang kanyang mga kaibigan. Dorothy, nag-alala kami ng sakit. Nasaan ang bruha? Oo, nasaan ang bruha? Hindi naman nila tayo kakainin, di ba? Kalimutan mo muna ang bruha. Kailangan nating dalhin ang wand na ito sa Wizard of Oz kaagad. Dumiretso sila sa Palace of the Wizard. Habang hawak ng Wizard of Oz ang mahiwagang wand sa kanyang mga kamay, isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sa wakas, lahat ng kasamaan ay natapos na. Ito ay dahil sa iyo, Dorothy. Ngayon, dumating tayo sa kagustuhan ng lahat. Gamit ang mahiwagang wand, binigyan ng wizard ang Tin Man ng puso, utak ang panakot, ang tapang ng lion. Napuno ng saya ang lahat. Ang leong ay patuloy na umuungal palayo. Ngayon oras na para sa iyo, Dorothy. Makinig ka sa akin ng mabuti. Kapag tinapik mo ang sapatos na suot mo sa lupa ng 3 beses, lahat ng iyong mga hiling ay matutupad. Makakauwi ka na sa wakas. Napagtanto ng magkakaibigan na sila ngayon ay maghihiwalay sa isa't isa. Dorothy, dahil sa iyo may utak ako at hindi makapag-isip. Tingnan mo, kung hindi dahil sa iyo, natigil ako sa post na iyon sa field. Dorothy, may puso ako, mahal kita. At dahil sa iyo, isa na akong matapang na leon. Ngayon hayaan ang iba na matakot sa akin. I'm so glad na nakilala ko kayong lahat. Maraming salamat. Oras na para pumunta ngayon. Halika, Coco. Handa ka na bang bumalik sa bahay? Hinawakan ni Dorothy si Coco at tinapik ang kanyang mga paa ng 3 beses. Bigla siyang napadpad sa bahay. Yakap siya ni na Tito Henry at Auntie M ng mahigpit. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari. Ngunso ngayon ay nasa bahay na siya. Maaari niyang makipaglaro muli kay Coco sa bukid. Noong unang panahon, sa isang napakagandang bansa, nanirahan ang isang mabait na hari at reyna na minamahal ng lahat. Ang tanging hiling nila ay magkaroon ng anak na babae. Isang araw, natupad ang kanilang hiling at ang kanilang anak na babae ay dumating sa mundo. Nag-organisa sila ng isang piging upang ipagdiwang ang kaganapan. Ang lahat ng mga hari at reyna ng ibang kaharian, lahat ng taong bayan at ang 12 diwata ng bansa ay inanyayahan. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inihandog ng lahat ang kanilang regalo sa bagong silang na prinsesa. Nang turn na ng diwata, bawat isa sa kanila ay nag-wish gamit ang kanilang mahiwagang wand. May eksaktong 12 diwata. Nawa ang buhay ay magdala sa iyo ng walang hanggang kaligayahan. Hayaang sabihin ang iyong kagandahan sa lahat ng cross the lands. Hayaan ang prinsesa na ito ay maging isang napakatalino na babae. Hayaan siyang maging bukas palad sa ating mga tao.
Biglang yumanig ang buong hall. Habang namamangha ang lahat, may malakas na tunog. Ang masamang diwata ay ang 13th diwata, lalo na't hindi nila siya inimbitahan sa party. Galit na galit, nilapitan ng masamang diwata ang kuna at itinulak sa tabi ang 12 butihing engkanto na hindi pa rin nagsusumikap. So, ako lang ang hindi invited, I see. Well, kahit hindi ako invited, meron din akong magandang regalo para sa prinsesa. Sa kanyang 16 na kaarawan, itutusok ng prinsesa ang kanyang daliri sa isang karayom at mamamatay. Nakatitig sa masamang diwata, nakiusap ang hari at reyna sa mabuting diwata na gumawa ng isang bagay. Pakiusap, gawin mo ang lahat para maputol ang sumpang ito, magandang diwata. Sa kasamaang palad, aking reyna, hindi ko maalis ang sumpa na ibinato ng masamang diwata, ngunit kahit papaano ay mapagaan ko ito. Kapag tinusok ng prinsesa ang kanyang daliri gamit ang karayom, hindi siya mamamatay. Matutulog siya ng 100 taon. Gigisingin lang siya sa halik ng isang prinsipe. Yun lang ang kaya kong gawin. Kaagad na ipinagbawal ng hari ang paggamit ng mga karayom at pinaalis ang mga ito sa kanyang kaharian. Inutusan niya ang kanyang mga bantay na bantayan ang prinsesa hanggang sa paglaki nito. Natupad ang kagustuhan ng butihing diwata. Ang prinsesa ay naging isang maganda, magandang ugali na batang babae. Sa palasyo, nakakagala lamang siya sa hardin kasama ang mga diwata. Lagi siyang binabantayan ng kanyang ama. Sa araw ng kanyang 16 na kaarawan, ang prinsesa ay ikinulong sa isang silid upang pigilan ang sumpa na mangyari. Sabik na sabik ang lahat. Kung walang nangyari hanggang sa paglubog ng araw, ang sumpa ay aalisin. Nainis ang prinsesa at gustong buksan ang bintana para makalanghap ng sariwang hangin. Sa labas, maganda ang panahon. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya ang isang uwak na may maliit na kahon sa tuka nito. Inlagay ng ibon ang kahon sa bintana at lumipad. Ito ay isang napakagandang pinalamutian na kahon na hindi napigilan ng prinsesa ang kanyang pagkamausisa. Pinuksan niya ang kahon at nakakita ng kumikinang na singsing na brilyante. Akala niya birthday gift iyon ng mga diwata kaya nilagay niya ito sa daliri niya. Ngunit isang maliit na karayom ang nakatago sa ilalim ng brilyante. Kaya't nang tinusok siya ng karayom, ang prinsesa ay nahulog sa kanyang 100 taon na pagkakatulog. Ang ibong nagdala ng kahon sa prinsesa ay ang uwak ng masamang diwata. Nang hindi sila makarinig ng anumang tunog mula sa silid ng prinsesa sa loob ng ilang oras, nabalisa ang hari at pinuntahan siya. Babae, wala kang sinabi. Buksan mo ang pinto para makita kita. Pasensya na, 2 oras na lang ang natitira bago lumubog ang araw at masisira na ang sumpa. Hindi makatanggap ng tugon ng hari, kaya't binuksan niya ang pinto at pumasok sa silid. Laking gulat niya nang matagpuan niya ang kanyang anak na nakahandusay sa sahig. Aking reyna! Mga bantay, takbo! Nakatulog na ang prinsesa ko! Ito ay isang kalamidad! Isang kalamidad! Nang makita nila ang singsing sa daliri ng prinsesa, agad na napagtanto ng nagagalit na hari at reyna ang nangyari. Nilinlang ng masamang engkanto ang prinsesa para tusukin ang sariling daliri na tuparin ang sumpa. Magandang engkanto gumawa ng isang bagay mangyaring. Alinman gisingin siya o hayaan kaming lahat matulog at gising sa kanya. Maaari naming simulan muli ang aming buhay kapag siya ay nagising sa 100 taon. Paano tayo mabubuhay kung wala siya? Upang isagawa ang spell na ito, mayroon lamang tayong hanggang paglubog ng araw. Mayroon kaming kaunting oras, pero gagawin ko. Una, dalhin natin ang prinsesa sa isang magandang kama.
Agad nila itong dinala sa kanyang silid, inihiga nila siya sa isang kama na natatakpan ng mga bulaklak sa kanyang pinakamagandang gown. Ang hari at Reyna ay nakaupo sa kanilang mga trono. Naghintay ang mga katulong kung saan sila nakatayo. Yung mga ibon, pusa at aso, nakahanda na ang lahat at ang magaling na engkanto ay nagbigay ng kanyang pinakamakapangyarihang spell pa. Hayaang matulog ang lahat sa palasyo kasama ang prinsesa at gising kasama niya. Sa pagwagayway ng kanyang kamay, nakatulog ang lahat sa palasyo. Ang palasyo ay dapat kilalanin bilang ang palasyo ng Sleeping Beauty mula noon. Sa paglipas ng mga taon, ang palasyo ay natatakpan ng mga tinik at baging. Wala nang makapasok. Lumipas ang maraming taon. Isang araw, habang ang prinsipe ay gumagala kasama ang kanyang mga kawal, napansin niya ang palasyong nababalot ng baging. Ayon! Ito ay dapat na kastilyo ni Sleeping Beauty, yung laging kinukwento sa akin ng nanay ko nung bata pa ako. Tignan nyo! Ito ay ganap na natatakpan ng mga baging. Agad niyang inilabas ang kanyang espada at sinimulang putulin ang mga baging. Umaban siya at nakarating sa pintuan ng kastilyo. Pagpasok niya ay hindi siya nakaimik sa kanyang nakita. Ang hari at reyna sa kanilang mga trono at ang mga tao sa palasyo ay natutulog lahat sa isang lugar. Nakahiga silang lahat. Nagsimula siyang maglibot sa lahat ng mga silid ng palasyo, sinusubukang hanapin ang prinsesa. Hahanapin kita, magandang prinsesa! Ililigtas kita! Aalisin ko ang sumpa! Ang prinsipe ay galit na tumatakbo habang sinusubukang hanapin ang silid ng prinsesa. Sa wakas, narating niya ang isang napakagandang pinto sa tore. Binuksan niya ito ng dahan-dahan at nakita niya ang napakagandang prinsesa na natutulog sa isang kama ng mga bulaklak. Hay nako! Ang ganda niya! Para siyang nakatulog kahapon! Mabango pa rin ang kanyang mga bulaklak. Hindi makayanan ng prinsipe na makita ang prinsesa na parang anghel na natutulog, kaya hinalikan niya ito sa pisngi. Sa sandaling iyon, nagising ang prinsesa. Nang makita niya ang gwapong prinsipe na nakatayo sa kanyang harapan. Ano ang mangyayari? Nanaginip pa ba ako? Hindi, aking prinsesa. Hindi ka na nangangarap. Nasira na ang sumpa. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Tulungan kitang bumangon sa kama. Inabot ng prinsesa ang kanyang kamay sa prinsipe at bumangon. Nang masira ang sumpa, nagising ang lahat mula sa kanilang pagkakatulog. Ang hari, reyna, mga lingkod, pusa, aso, at mga bulaklak sa hardin. Nabuhay muli ang lahat. Walang natira sa mga baging at tinik. Tuwang-tuwa na tumakbo ang hari at reyna sa silid ng kanilang anak. Magandang langit! Napakagandang araw! Masayang-masaya ako! Ang aking anak na babae at ang buong palasyo ay nagising mula sa kanilang pagtulog. Masaya silang nagyakapan. Agad na lumuhod ang prinsipe sa harap ng hari. Aking hari, nais kong pakasalan ang iyong anak na babae. Sa iyong pahintulot, maaari ba akong humingi ng kamay sa kasal? Mahal kong prinsipe, napakasaya namin. Ako ay karangalan kung ikaw ang aking kasintahang lalaki. Mahal kong prinsesa, hinihintay ko ang sandaling ito sa buong buhay ko. Papakasalan mo ako? Oo, ikaw ang prinsipe na nakita ko sa aking panaginip. Inimbitahan nila ang lahat ng mga diwata at nagpakasal sa isang napakagandang kasal. Namuhay sila ng maligaya magpakailanman. At ano ang nangyari sa masamang diwata? Pagkatapos niyang malaman kung ano ang mangyayari sa kanya, tumakas siya sa malayong lupain. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay ay may nakatirang batang mag-asawa. Napakasaya nilang mag-asawa at naghihintay ng isang sanggol. Alam kong mahalaga para sa aming sanggol na maging malusog, ngunit umaasa ako na magkakaroon kami ng anak na babae, mahal ko.
Oo, gusto ko rin magkaroon ng anak na babae. Sa kalooban ng Diyos, magkakaroon kami ng anak na kamukha mo. Ang araw ng kapanganakan ay papalapit na at ang batang ina ay nasasabik na naghihintay sa pagsilang ng kanyang sanggol. Araw-araw ay tumitingin ang ina sa bintana at sa mataas na pader at hinahangaan ang hardin ng kanyang kapitbahay na puno ng mga bulaklak at pruta. Isang araw ay napansin niya ang isang halamang dilaw na dahon na hindi pa niya nakita. Iniisip ko kung ano ang pangalan ng halaman na iyon. Napakabango nito. Sigurado akong kahanga-hanga din ang lasa nito. Kailangan kong kainin ang halamang iyon. Dumiretso ako sa katabi ko at tatanungin siya. Walang pag-aaksaya ng oras, umalis ang batang ina sa bahay. Ngunit wala siyang ideya na ang kapitbahay niya ay isang malupit na mangkukulang. Kumatok siya sa pinto, hindi alam ang panganib na naghihintay sa kanya. Hello, kapitbahay. Mabango ang dilaw na halaman sa iyong hardin. I'm pregnant and really craving for it. Ito ba ay isang nakakain na halaman? Siyempre, may maibibigay ako sa iyo. Ang lasa nito ay hindi ka panipaniwala at ito ay talagang mabuti para sa mga tao. Tapos makakabuti din sa baby ko. Siyempre, mahal na kapitbahay. Lalo na sa mga umaasang ina. Ngunit tandaan, dahil ito ay napakahalaga, maaari ka lamang kumuha ng isa. Hahaha, lahat ay nangyayari tulad ng aking pinlano. Natapos na ng dalaga ang lahat ng kinuha niya pagka-uwi niya, pero gusto niyang kumain pa. Dalhin mo pa ako. Kung hindi ko ito kakainin, hindi ko makukuha ang sanggol na ito. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para madala pa sa iyo ang dilaw na halamang iyon. Pagsapit ng gabi at dumilim, umakyat ang walang magawang asawa sa mataas na pader at kinuha ang halaman na gusto ng kanyang asawa. Nagpatuloy ito ng ilang panahon. Gabi-gabi palihim na pumapasok ang binata sa hardin, ngunit hindi siya mapakali sa pagpasok sa hardin ng kanyang kapitbahay nang walang pahintulot. Talagang pinalaki ng masamang mangkukulam ang halaman na ito para maglagay ng bitag sa kanila. Alam niya na ang kanyang kapitbahay ay naghihintay ng isang sanggol at tiyak na magnanasa siya para dito sa amoy nito. Matagal niyang tinitigan ang sanggol, dadalhin niya ang sanggol sa isang paraan o iba pa. Isang gabi, sa muling pagpasok ng lalaki sa hardin, nahuli siya ng bruha. Siya ngayon ay nagkaroon ng hitsura ng isang mangkukulam. Siya ay napakapangit at lubhang nakakatakot ang hitsura. Natakot ang pobre. Patawarin mo ako. Ang aking asawa ay buntis at hindi niya mapigilang kainin ang halamang ito. Napilitan akong gawin ito dahil sabi mo isa lang ang kaya niyang kunin. Alam kong mali ito, ngunit kung hindi niya ito kakainin, natatakot akong mamatay ang aking asawa. Ako ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Hahaha, tatanggapin ko lang ang paghingi mo ng tawad sa isang kondisyon. Dapat mong ibigay sa akin ang sanggol na isisilang kung hindi sisirain ko kayong lahat. Kailangang tanggapin ng lalaki ang kondisyong ito. Nang dumating ang oras ng kapanganakan, isang magandang sanggol na babae ang ipinanganak. Pumunta agad ang bruha sa bahay nila. Ang pangalan niya ay Rapunzel. Palakihin mo siya hanggang sa siya ay maging isa. Sa eksaktong isang taon, darating ako at kukunin ko siya sa iyo. Tinanggap naman ng walang magawang mag-asawa. Nang mag-isa si Rapunzel, dumating ang mangkukulam at kinuha ang umiiyak na sanggol sa kanyang ina at ama at ikinulong ang sanggol sa isang tore sa gitna ng kagubatan. Palakihin niya ang sanggol doon. Lumipas ang maraming taon, si Rapunzel ay isa na ngayong magandang dalaga. Dahil hindi pa siya nagpagupit ng buhok, ilang metro ang haba nito. Ang kanyang buhok ay ginto at blonde. Mayroon siyang malalim na berdeng mata. Sa tuwing pupunta ang mangkukulam sa tore, tatawagin siya nito. Aking mahal na blonde ang buhok! Nandito ako, hayaan ang iyong buhok! Itatapon ni Rapunzel ang kanyang mahabang tirintas at ang mangkukulam ay aakyat sa tore gamit ang kanyang buhok. Naisip ni Rapunzel na ang mangkukulam ay ang kanyang ina. Dahil wala pa siyang nakikitang iba maliban sa mangkukulam hanggang ngayon,
Naisip ni Rapunzel na sila lang ng kanyang ina sa mundong ito. Napakaganda ng boses niya. Buong araw siyang kumanta hanggang gabi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kagubatan at lahat ng mga ibon ay lilipat sa bintana upang makinig sa kanya. Ang mga ibon lamang ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, isang prinsipe ang gumagala sa kagubatan. Nang marinig niyang kumanta si Rapunzel, naisip niya kung saan ang gagaling ang kamanghamanghang tunog na ito. Habang sinusundan niya ang direksyon ng tunog, lumapit siya sa tore at napagtantong doon nang gagaling ang boses. Kailangan kong makilala ang babaeng may ganitong kahangahangang boses. Iniisip ko kung paano ako makakapunta sa tower na ito. Habang desperadong naglalakad siya paikot-ikot sa tore, bigla niyang nakita ang isang mangkukulam na tumatawag sa tuktok ng tore. Agad siyang nagtago sa likod ng puno at nanood. Mahal kong babae na may buhok na blonde, nandito na ako. Hayaan ang iyong buhok. Ibinaba ni Rapunzel ang kanyang nakatirintas na buhok at umakyat ang bruha sa tore. Nakita ko kung paano umakyat sa tore. Habang hinihintay na umalis ang mangkukulam, tinawag na ngayon ng prinsipe ang tore na nagpapanggap bilang boses ng mangkukulam. Babae ko, mangyaring ibaba muli ang iyong magandang blonde na buhok. May nakalimutan ako doon. Ibinababa ko na agad, inay. Sa isang mabilis na hakbang, muli niyang ibinaba ang buhok. Umakyat ang prinsipe sa tore gamit ang kanyang buhok at nakilala si Rapunzel. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na ang magandang babae ay nakakita ng ibang tao. Sino ka? Bakit ka nandito? Nasaan ang aking ina? Hindi na kailangang matakot. Ako ang prinsipe ng bansang ito. Iyong magandang boses ang nagdala sa akin dito. Upang makarating dito, kailangan kong gayahin ang boses ng iyong ina. Si Rapunzel, na sa una ay takot na takot, ay unti-unting napagtanto na hindi siya masamang tao. Nabighani na ang prinsipe sa kanyang kagandahan. Lumipas ang mga araw at buwan. Ang prinsipe ay pumupunta sa tore araw-araw. Sa oras na magkasama sila, hindi nila namalayan ang bilis ng panahon. Pagkatapos, sa wakas ay nag-propose siya kay Rapunzel. Rapunzel, gusto kong makasama ka habang buhay. Papakasalan mo ako? Siyempre, papakasalan kita. Kaya nga ako nang bumalik sa palasyo. Susubukan kong maghanap ng solusyon para makaalis ka dito kaagad. Tuwang-tuwa si Rapunzel na sa wakas ay makikita na niya ang outside world kapag napangasawa niya ang prinsipe. Inip na inip siyang mamuhay mag-isa sa tore sa lahat ng mga tao na yon. Hinawakan niya ang buhok ni Rapunzel at tinungo ang tore. Sa kasamaang palad, naroon din ang mangkukulam at nakita ang prinsipe. Naintindihan niya agad ang nangyayari. Nagnangalit siya sa galit. Habang hinahatak muli ni Rapunzel ang kanyang buhok, hinawakan ito ng bruha at umakyat. Inis at galit na galit siya. Ano ang nangyayari? Sino kaya yung naiwan? Itinago kita dito para protektahan ka sa kasamaan, pero ikaw, nakikipag-usap ka sa mga estranghero at nakikipagkaibigan sa kanila. Siya ang prinsipe ng bansang ito. He asked for my hand in marriage at tinanggap ko naman. Napakasaya ko, nanay. Hinihintay kong dumating ka at sabihin sa iyo ang lahat. Ano? Anong kalokohan ito? Ipapakita ko sa iyo. Galit na galit ang bruha na gamit ang isang pares ng gunting ay ginupit niya ang mahabang buhok ni Rapunzel na maikli. At sa kanyang mahika, pagkatapos ay ipinadala niya siya sa isang napakalayo na bansa. Nang dumating ang prinsipe sa tore kinabukasan, hindi niya alam na naghihintay sa kanya ang mangkukulam sa tore. Hi Rapunzel, nandito ako. Ibaba mo ang iyong buhok, pakiusap. Ibinaba ng bruha ang mahabang tirintas na ginupit niya sa buhok ni Rapunzel. Nang marating ng prinsipe ang bintana ng tore, naroon ang mangkukulam para salubungin siya. Natakot siya nang makita siya. Anong sorpresa, ha? Akala mo kaya mong kunin ang babaeng itinago ko ng ilang taon? Habang binitawan ng mangkukulam ang tirintas, natagpuan ang takot na takot na prinsipe ang sarili sa sahig. Nahulog siya sa ibabaw ng mga palumpong, ngunit mula nang tumama ang ulo niya, nabulag siya. Si Rapunzel ay laging nasa isip ng prinsipe, kaya nakasakay sa kanyang kabayo, hinanap niya siya kung saan-saan. Nanumpa siya na kahit na kailanganin niyang pumunta sa dulo ng mundo, mahahanap niya ito. Hinanap at hinanap at hinanap niya ng napakatagal na panahon.
Sa wakas, isang araw nakarinig siya ng isang kanta. Pamilyar sa kanya ang boses. Boses ito ni Rapunzel! Nahanap ko na siya sa wakas! Sumakay sa kanyang kabayo, dumiretso siya sa matamis na boses. Lumapit siya sa pintuan ng bahay na tinutuluyan ni Rapunzel. Rapunzel, andito na ako. Rapunzel, nandito na ako. Buksan mo ang pinto. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga? Pagbukas ni Rapunzel ng pinto, umiyak siya nang makita ang prinsipe. Iyak siya nang iyak kaya bumagsak ang mga luha niya sa mukha ng prinsipe habang nakaluhod ito. Ang kanyang mga luha ay mapaghimala, masayang luha. Biglang nagmulat ng mata ang bulag na prinsipe. Masayang niyakap nila ang isa't isa at ipinagdiwang ang himalang ito. Sa wakas ay nakapag-propose na ng opisyal ang prinsipe. Bumalik sila sa palasyo at nagsimulang maghanda para sa kasal. Sa kanilang pagbabalik, hinanap ni Rapunzel at ng prinsipe ang kanyang mga tunay na magulang upang maibahagi nila ang kanilang balita. Hindi kapani-paniwalang masaya silang muling nakasama ang kanilang anak na babae pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Naging maganda ang kanilang kasal at namuhay silang lahat ng maligaya. Kondo-san,